Magsitayo na muna po tayo para sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat din po sa proteksyon at gabay na inyong ipinapadama sa amin. Panginoon, nawa po'y patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanang aming ginawa. At Panginoon, nawa po'y marami po kaming matutunan ngayong araw na ito sa aming tatalakayin. Ang lahat ng ito ay dinadalangin at pinapasalamatan po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw sa ating lahat. At bago muna po kayo umupo sa inyong mga upuan, ay pakiayos muna at pakipulot na muna ng mga kalat dyan. At para naman komportable po tayo sa ating paligid. At ngayon naman po ay iti-check ko na ang inyong attendance. May liban ba sa klase ngayon natin? Wala. Mahusay, magaling. Palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil walang liban ngayon. At ngayon naman po ay bago po natin puntahan ang ating talakayan ay pahintulutan niyo muna po akong basahin ko po ang layunin ngayong araw na ito. Layunin, sa pagdatapos ng talakayan ay inaasahang matutunan ng mga mag-aaral ang mga sumusunod. Una, natutukoy ang kahalagahan ng kasaysayan. Pangalawa, naipaliliwanag ang apat na kahalagahan ng kasaysayan. At ang pangatlo ay nakabubuo ng slogan batay sa kahalagahan ng kasaysayan sa Pilipinas. Ngunit bago po ang lahat ay magbabalik-aral muna po tayo tungkol sa tinalakay natin noong nakaraang araw. Ano nga ba ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Ginoong Valenciano, maaari mo bang ilhad sa amin kung ano yung itinalakay natin? Tama, mahusay. At ang tinalakay natin noong nakaraang araw ay tungkol po sa kasaysayan. At ano nga ba ang kasaysayan? Binibining, Espura, maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang kasaysayan? Tama, mahusay. Maraming salamat, Binibini, sa iyong napakahusay na sagot. At ngayon po ay may ipapakita po akong larawan sa inyo. Ang larawan pong ito ay bibigyan niyo po ng interpretasyon kung ano yung nakikita niyo at kung ano yung ideya niyo tungkol sa larawang ito. Ano nga ba ang nakikita niyo sa larawan? Ginoong larong, maaari mo bang ibahagi sa amin kung ano yung nakikita mo sa larawan? Okay, mahusay, magaling. Ang nakikita mo sa larawan ay si Dr. Jose Perezal. At ano ba ang kaugnayan nito sa ating kasaysayan? Binibining gawat, maaari mo bang ibigay sa amin kung ano yung kahalagahan nito sa ating kasaysayan? Okay, mahusay, tama ang iyong sagot. Dahil mahalaga si Dr. Jose Rizal sa atin kasi siya yung taong nagsakripisyo para magkaroon tayo ng kalayaan mula sa mga Espanyol. Ano pa? May magdadagdag pa ba? O si Binibini Gilin nga? Magbigay ka nga ng iyong interpretasyon tungkol sa larawan? Okay, magaling. Maraming salamat, Binibini, sa iyong napakahusay na sagot. At ngayon naman po ay siguro naman alam niyo na kung ano yung magiging paksa natin sa araw na ito. Dahil ang magiging paksa po natin ay patungkol pa rin po sa kasaysayan, kaugnay pa rin po ito kung ano yung tinalakay natin noong nakaraang araw. Ang paksa po natin ngayon ay tungkol po sa kahalagahan ng kasaysayan. Bakit nga ba mahalaga ang kasaysayan para sa atin? Magbigay ka nga ng iyong ideya, Binibining Estrada. Okay, magaling, mahusay. Mahalaga po ang kasaysayan sa atin sapagkat kung wala ang kasaysayan ay wala po tayo sa kasalukuyan ngayon at hindi po natin alam kung ano yung mga nangyayari sa kasalukuyan na maaari nating maging gabay para po sa tagumpay na ating makakamtan po sa kasalukuyan. Ipapakita ko na po at tatalakayin ko na po kung ano yung paksa o kahalagahan ng kasaysayan. Ang una pong kahalagahan ng kasaysayan ay para malaman ang nakaraan. Sa pag-aaral ng kasaysayan, matutunan mo ang mga paghihirap at tagumpay ng sangkatauhan. Halimbawa po nito, ang kasaysayan noong panahon ng mga Espanyol. Hindi ba't sinakop tayo ng mga Espanyol ng matagal na panahon at nagkaroon tayo ng hindi magandang karanasan mula sa kanila?
Ito po ay magsisilbing daan po natin upang magkaroon po tayo ng pananaw sa buhay at manindigan po tayo kung ano yung para sa atin. Ayun po ang halimbawa ng para malaman po natin ang nakaraan. At ang pangalawa naman po ay upang maunawaan ang kasalukuyan. Bakit nga ba kailangan nating malaman yung maunawaan yung kasalukuyan? Dahil ang pagsusuri po ng kasaysayan ay magbibigay sa isang tao ng pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon ng daigdig. Halimbawa po nito ang kasaysayan ni Dr. Jose Rizal na nagpaunawa at nagpamulat sa mga Pilipino sa di magandang karanasan. Ayun nga po ay sinabi ko na po na kailangan po nating malaman ang nakaraan at maunawaan natin kung ano ang kasalukuyan. Dahil kung wala pong nakaraan ay hindi po natin mapagtagumpayan ang mga nararanasan nating mga paghihirap. Hindi po tayo magkakaroon ng pananaw sa buhay kung paano natin malalabanan yung mga taong nanakop sa atin at nanakit. Halimbawa, di ba alam naman natin na si Dr. Jose Rizal ay naging bayani siya. Siya yung bayani ng Pilipinas dahil nga sa kanyang dahil alam naman po natin na si Dr. Jose Rizal ay isang matapang na bayani dahil nagsakripisyo po siya sa kanyang sarili para po magkaroon lamang po tayo ng kalayaan mula po sa mga Espanyol. Dahil grabe naman yung dinaanan talaga ng mga Pilipino noon, ng ating mga ninuno na dapat naman talagang mapahalagahan kung ano yung pinagdaanan nila noong nakaraang mga panahon. At ang pangatlo po ay upang mapalawak ang perspektibo. Bakit nga ba kailangan nating palawakin pa yung ating perspektibo? Ito po ay nagbibigay ng pagkakataon sa isang tao upang makilala ang ibang lipunan, ibang kultura, at makakatulong po ito upang maunawaan ang pananaw ng iba. Di ba halimbawa na lamang po sa asignaturang panitika ng rehiyon, nalalaman natin ang bawat estado ng pamuhay ng tao, estado ng kung ano yung nakaraan natin, halimbawa na lamang po kung ano yung trabaho, kung ano ang mga lugar na magkaiba naman talaga po tayo ng mga pananaw sa buhay. Yung iba ay, halimbawa, magkaiba tayo ng lingwahe, magkaiba po tayo ng perspektibo. At ang pang-apat po ay upang makapagkamit ng isang isip na mapanuri. Ang pag-aaral sa problema at sa kanilang solusyon ay importante sa pag-aaral ng kasaysayan. Halimbawa na lamang yung mananalaysay na si Herodotus o hindi nga, Herodotus pala. Siya yung tinaguri ang ama ng kasaysayan sapagkat siya yung unang nanguha o nangolekta ng mga impormasyon at isinusulat niya kung ano yung mga nangyayari sa nakaraan. Marahil nga, kailangan nating malaman ang kasaysayan upang makapagkamit po tayo ng isang isip na mapanuri. Sapagkat kung tayo po ay mapanuri, alam na natin kung ano yung mga darating na mga sitwasyon at kaya po nating solusyunan iyon. At kaya po nating maghanap ng mga solusyon sa mga problemang ito. Kaya naman kailangan talaga nating malaman yung kasaysayan para sa pagdating ng kasalukuyan ay alam na natin kung paano ito malalabanan. Yun na nga sinabi ko kanina, yung mga halimbawa na sinakop tayo ng mga Espanyol ay kailangan nga natin na magkaroon tayo ng perspektibo, magkaroon tayo ng isip na mapanuri para hindi na tayo masakop ng ibang dayuhan. At ngayon na natapos na natin ang ating talakayan ay ano ba ang inyong natutunan tungkol sa pinalakay natin? Kay Binibining Magdalena, magbigay ka nga ng iyong natutunan sa araw na ito. Kay Mahusay, magaling. At ano-ano ba yung halagahan ng kasaysayan? Binibining Panit, magbigay ka nga ng isa sa kalagahan ng kasaysayan. Tila inaanto ka na yata. Okay, tama, magaling. Maraming salamat, Binibini. Ano pa ang inyong ibang natutunan ngayong araw na ito? Okay, Binibining Rosie, ano ang iyong natutunan ngayong araw na ito? Okay, mahusay. Maraming salamat. At ngayon naman po,
ay may ibibigay ko ako sa inyong gawain. Papangkatin ko kayo sa dalawang grupo, unang pangkat at pangalawang pangkat. Ang gagawin po ninyo ay bubuo po kayo ng slogan batay po sa tinalakay natin ngayong araw na ito. At may pamantayan po tayong susundin sa pagbuo ng slogan. Nandito po ang magiging pamantayan natin sa pagbuo po ng inyong slogan. Bibigyan ko lamang po kayo ng 10 minuto sa paggawa nito. At ang nakakuha po ng pinakamataas na puntos ay ang pangkat una sa puntos na 30 puntos. At ang pangalawang pangkat naman po ay nakakuha po sila ng 25 puntos. Palakpakan po natin ang bawat isa sa mahusay na paggawa ng inyong mga gawain. At ngayon naman po ay kumuha po kayo ng kalahating papel at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Panuto, makinig po ng mabuti. Sa pagkatapos po ng pangungusap ay isusulat niyo lamang po ang T kung ito ay tama at M naman po kung ito ay mali. At ito po ang mga sumusunod na katanungan. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Tapos na ba? Pakipasa na ng inyong mga papel dito sa harapan. Bawal pong tumayo. At para naman po sa inyong magiging takdang aralin ay magsaliksik po kayo ng isang pangyayari na may kaugnayan po sa kasaysayan. At paalala, kailangan pong hindi po kayo magkakapare-pareho ng inyong mga pangyayari. At ilagay na din po yung sanggunian ng pinagkukunan nyo ng impormasyon. At hanggang sa muli mga bata, naway marami po kayong natutunan sa araw na ito. At maaari na po kayong magsilabasan.